Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa aring channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So marahil nagtataka siguro ang ilan sa mga boxing fans kung bakit nga ba hindi natuloy ang post-fight press conference ng labang George Kambosos at Teofimo Lopez. Napilitan nga po kasing ikansela ng organizer ang nasabing event sapagkat kailangan ng agarang atensyong medikal ng dalawang boksingero, kaya naman ilang sandali lang matapos ang laban ay kaagad ng dumiretso ang dalawa sa ospital upang masiguro na maayos ang kanilang kalagayan. Sa isang article nga po mga Brad ay ikinuwento ng ngayon undisputed lightweight champion na kinailangan kasing tahiin ang ibabaw ng kanyang kaliwang kilay at suriin naman ang mga mata niya. Ikinuwento rin ni Kambosos ang naging karanasan niya sa ospital kung saan ay patas nga po ang tingin sa bawat pasyente at lahat ay kailangan pumila kahit pa ikaw ay isang undisputed champion. Kaya naman inabot siya ng halos 3 oras sa ospital bago nakabalik sa hotel at tuluyang nakapagpahinga. Samantala ay mukhang move on na nga lang po ang gagawin ng kampo ni Teofimo Lopez sa pagkatalo nito kontra kay George Kambosos. Ito ay kahit pa nag-offer ang Australian boxer ng isang rematch sa mismong bayan niya sa Australia. Ayon nga po kay Lopez Sr. ay mukhang panahon na para lisanin ang lightweight at umakyat papuntang 140-pound division dahil masyadong tuyo. At nahihirapan na nga po ang kanyang anak na makuha ang timbang sa 135 pounds. Kaya naman ang balak ng kanilang kampo ay sumabak muna sa isang tune-up fight sa Pebrero ng susunod na taon. Sa kanila hahamunin ang undisputed super lightweight champion na si Josh Taylor. Sa kabilang balita naman po ay nagpasilip ng isang sparring session ang kampo ng kasalukuyang unified WBA at IBF bantamweight champion na sina Oya Inoue. Ito ay bilang paghahanda sa papalapit niyang laban kontra sa Thai na si Aran Dipaen. Sa footage na matatagpuan sa YouTube channel na PXB Official ay nagpakita ng sharpness at precision ang tinaguriang Japanese monster. Bale, ito nga po ang third title defense ng 28 years old Japanese boxer. Sa laban nga rin po na ito ay marami-rami ang bumatikos kay Inoue dahil imbes na makipaglaban nito para sa unification fight ay mas pinili na lang niya ngayon na lumaban na lang muna sa hindi kilalang boksingero. Pero mga Brad, bukang ito na nga po ang sinasabi ng Japanese monster sa mga nakalipas na buwan. Nasasabak muna siya sa isang tune-up fight upang paghandaan ang isang malaking laban sa susunod na taon. Kung sino man ang makakalaban niya ay wala pang linaw, pero alam naman natin mga Brad na pagdating sa bantamweight division ay may dalawang boksingero lang na masasabi nating magpapahirap sa halimaw ng Japan. Ito nga ay si The Filipino Flash no Nito Donaire at ang angas ng Pinas na si Cuadro Alas John Riel Casimero. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.